Hi guys! Good morning! And welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw guys, may isa-share lang ako sa inyong very important na makakatulong ito sa inyo later, especially sa mga foreigner dito sa Turkey or sa mga kapwa ko Pilipina dito na mga walang alam like me. Tapos na yung washing machine kasi ingay-ingay. So anyway, yung isi-share ko sa inyo is paano ako na-scam dito sa Turkey. And may scammer talaga dito. So kung akala nyo wala dito yung scammer, napakarami din po dito yung scammer. At isa ako sa mga biktima. Anyway guys, may experience na rin ako na scam noon unang dating ko dito sa Turkey. Like yung parang sa agency na yan. Tapos parang magiging assistant daw niya ako, blah blah blah, and then na-scam ako dun. Anyway, past is past na yun, but this is very important guys na isi-share ko sa inyo. Kasi guys, makakatulong ito sa inyo, lalo na dun sa mga magpaplanong kumuha ng mga insurance dito na walang idea, and hindi pa, kumbaga hindi kayo nakapag-search. And ito yung nangyari kasi sa akin guys, hindi kami masyadong nag-search, hindi kami masyadong nagtanong. So, in the end, yan, na-scam na kami. So, paano nga ba ako na-scam guys? Pagdating namin dito sa Turkey, kailangan kasi mag-apply ako ng aking resident permit dito sa Turkey para in case na ma-expire na yung visa ko, is valid pa rin naman dito ako nakatira sa Turkey. Kasi isa sa mga requirements para makakuha ka ng resident permit dito sa Turkey is yung health insurance dito sa Turkey. Mandatory yun. Since kasal po ako sa Turkish, so, hindi ko pala kailangan ng private insurance ko. In my case, kasi kasal ako sa Turkish, asawa ko is Turkish, hindi ko kailangan ng private insurance, kundi yung public insurance na under ako ng asawa ko. Kasi lahat ng requirements ko, lahat ng papers ko, is under ng asawa ko kasi siya yung sponsor ko. So online, kumuha kami ng private insurance. Through online lang yun. Nag-search kami kung saan mura. Punta naman kami dito sa mga agency dito sa malapit sa amin. Kaya lang guys, medyo may kamahalan. And yun nga, may nakita kaming online which is Sompo Japan na insurance company. And then ito kasing Sompo Japan na to, marami itong mga partners. Marami silang mga partnership na mga insurance dito sa Turkey. Which is, yung nakuha ko is yung Alokasyon na insurance. Dito lang yung sa Istanbul naka-base. So, nakipag-communicate ako through WhatsApp. Tinanong ko magkano. Ang price nila is 800 Turkish lira. Pag-communicate ako through WhatsApp, ako kasi yung inanong ng asawa, parang, kasi yung asawa ko, alam na mga foreigner ko dito, malapit sa mga ganyang scam kasi unang-unang mga ini-scam dito yung mga foreigner lalo na kung hindi ka marunong mag-Turkish yun. So itong asawa guys, pinabayaan niya ako guys na makipag-communicate doon sa Turkish na yon, doon sa WhatsApp. And then actually binigay naman niya yung aking policy number, kinuha niya information ko, sinan niya yung policy ko sa aking WhatsApp. So okay na. And then that time din nag-apply na agad kami ng aking resident permit. And what happened is, hindi siya makapasok yung aking policy number dun sa ano. So, nag-call kami sa immigration, nag-call kami sa kanila, sa company nila, which is, ang sabi naman nila is, hindi pa daw active, so just wait daw ng one day, ganyan. Tapos, ngayon tumawag kami sa immigration, ang sabi is, nung unang nakausap niya is tawagan daw yung agency, i-confirm daw, blah blah blah. And then hindi kasi nga parang nag-worry na yung asawa ko, so tumawag ulit siya sa immigration and tinanong niya. Tapos ang sabi niya sa immigration, yung isang matinong kausap niya, na hindi ko kailangan ng private insurance kasi which is under nga niya ako. So doon namin nalaman na hindi ko kailangan ng aking private insurance. So, anong ginawa namin is, chinat ko yung aking kausap sa WhatsApp. Ang sabi ko is, since hindi pa ito na-active, so I want to cancel na lang kasi hindi ko pala kailangan to. Sabi ko ganon. So, ayun na guys.
Sabi niya, okay, no problem. I will tell to my boss. Ayun na, guys. Nag-wait ako. And then, hanggang nag-wait ako, wala siyang reply. Ayoko namang maging makulit. So, naghantay ako ng isang linggo to message again. Nag-message ulit ako sa kanya. Sabi ko, kamusta na yung aking refund? Okay na ba siya? Sabi niya, hindi pa daw. Wait pa lang daw. So, ngayon, naghantay na naman ako ng another 1 week. And then, ang ginawa ko is pinatawagan ko na sa aking mga pinag. Para sila na yung kumausap, Turkish na Turkish ba? So, ayun, kinausap na lang sa telephone. Tapos, ang sabi is, okay na daw, na-cancel na daw, waiting na lang daw sa refund. Wait na lang daw ng 7 working days, sabi ganon. So, nag-wait kami ng 1 week. And then, actually, hindi kami nag-wait ng 1 week eh. Naghantay kami ng 2 weeks. So, 2 weeks na guys, naghantay kami. Para sure, follow up ulit kami after 2 weeks na. So, ang sabi na naman is, wait na lang daw. Tapos, tinawagan namin yung number na kausap ko dun sa WhatsApp. Ang sabi, wrong number. Tapos, nag-resign na daw yung babae na kausap ko. Diba parang, dun pa lang nainis na. Kasi, paano magre-resign? Agad-agad nag-resign. Mga ganong issue. So, ayun na, nainis na ako. Sabi ko, scam talaga to. Sabi ko, ganun. Kasi ako nagbayad guys noon. Anyway, 800 din yun. Napakalaking pera din yun. No? Tapos, ayun na, ngayon, tumawag kami sa office. Hinalungkat ko yung agency na binigay yung pinagbayaran ko. Bank transfer kasi yung bayad. So, hinalungkat ko yun. Tapos, tinawagan namin yung agency na yan. And then, sabi, is cancel na daw. Just wait na lang daw. So, nag-wait na naman kami ng another 1 week. And then, ano na naman nangyari, guys? After 1 week, wala na naman. So, ngayon, hindi na napakali ang asawa ko kasi kinukulit ko na siya. Ang ginawa ng asawa ko, tumawag siya sa mismong main ng Sompo, Japan. So, ang sabi doon is, hindi pa daw nakakancel yung insurance ko. Hindi pa daw nakakancel yung aking refund. Kumbaga, active pa rin yung aking insurance. So, anong may isip nyo guys? Meaning, hindi talaga uma-action yung partner nitong Sompo, Japan. So guys, ano yung may iisip nyo, diba? Na-scam na talaga kayo. So, it's almost 2 months na guys, hindi pa nare-refund yung aking 800 Turkish lira. So, hanggang ngayon guys, waiting pa din kami. Tinawagan na ng asawa ko yung ano na sabi daw is, tatawagan na lang daw ulit kami. Sabi ng main office ng Sompo Japan is, tawagan na lang daw yung branch nila, yung ka-partner nila na alokasyon. Doon daw kami makikommunicate kasi na-cancel na daw nila. So, ang magre-refund nun is yung alokasyon na katandem nila. Yun. Ang problema ngayon, hindi na ngayon nakikipag-communicate itong alokasyon na to. Itong insurance company na to. Kaya guys, mag-ingat kayo. Super mag-ingat kayo dahil marami ding scammer dito sa Turkey. Na mga Turkish. Lalo na kung foreigner kayo at hindi kayo marunong magsalita ng lingwahe nila. Although marunong kayo salita ng Turkish, marami na nagkalat na rin ng mga scammer dito sa Turkey guys. Kaya kung mag-aasikaso kayo ng mga paper nyo o kukuha kayo ng mga papers na ganito, please make sure na very very sure na kailangan nyo yun. Otherwise, kapag nag-ask kayo ng ganitong refund, hindi nyo sure kung maibabalik agad yun. Unless yung company na yun ay sobrang ganda at sobrang maganda yung kanilang sistema. So, maibabalik agad yung pera nyo. So yun guys, yan yung aking karanasan na dito sa Turkey na na-scam ako, true lala na na-scam ako. Kaya na-share ko sa inyo para mag-ingat din kayo guys. So kahit 800 lira yan, malaking bagay yan, malaking pera yan. At kumbaga, pwede ko na rin isend yan sa pamilya ko sa Pilipinas, pangbayad ng wifi. Kaya, talaga naman. Hanggang ngayon, naiinis ako pag naalala ko yung na-scam ako ng 800 tele dito sa Turkey. So yun, kumakain ako ng aking biscuit at saka ng aking coffee, 3-in-1. And ayun yung aking pilik mata. Yan, kunti pa lang naman ang nahuhulog, 2 piraso pa lang kasi nung asawa ko sa mukha ko. Kaya natatouch siya, kaya yan nawala. So guys, i-end ko na tong aking video and samahan niyo na lang ako sa mga susunod kong video. Bye-bye guys!